My dear brothers and sisters in Christ, all of us are dreamers. But if I may add, all of us are broken dreamers. We have dreamt many dreams, and we have seen many of our dreams shattered, destroyed, crushed. Sa paglipas po ng panahon, alam natin na ang katotohanan ay palaging pinipilit sirain. Ang maganda ay palaging pinipilit na papangitin. At ang mabuti ay palaging hinahaluan ng kasamaan. Bakit ganito? Kasi maraming dahilan. May naiinggit, may siraulo, may baliw, may mga talagang gusto lamang manira, mayroong mga taong palaging galit sa mundo, at kapag nakakita ng maganda, kapag nakakita ng mabuti, kapag narinig ang katotohanan, ay hindi na mapakali at gusto nang sirain. Lahat tayo alam na ang mangarap at alam din natin na masira ang pangarap. Gusto mong makatapos, di ka makatapos. Kulang sa pera, namatay si tatay. Gusto mong mag-asawa at magandang buhay may asawa, subalit hindi nagtagal, luha ang naging kapalit at pagkatapos ay nagkahiwalay. Gusto mong tumanda na nakikita ang iyong mga pangarap, subalit mayroong sakit na maaaring ikamatay. Ito lamang nangyari sa ating COVID-19. Ilang kabataan ang nangangarap na gagraduate sa taong ito na hindi makakamartsa, hindi makakakuha ng picture, hindi makakatanggap ng diploma. Ilang mga graduate students ang sanay magde-defend ng kanilang dissertation upang maging master degree holders or PhD, subalit ngayon ay nasa balag ng alanganin. We are all dreamers and have all experienced brokenness, crushed dreams. Pero yun po ay kalahati lamang ng kwento ng ating buhay. Sapagkat sa kabila ng mga pangarap na nasira, pangarap na bumagsak, sa kabila ng mga pangarap na ngayon ay parang alikabok na hindi na natin mabuo, sa kabilang dako ng kwento ay naroon si Jesus na muling nabuhay, na inaalis ang takip ng libingan, inaalis ang bulok sa libingan, at binibigyan tayo ng pag-asa. Magandang pagnilayan, mga minamahal kong kapatid, na itong COVID-19 na sumira sa marami nating pangarap, na sumira sa lahat ng ating mga plano, na sumira sa lahat ng ating mga inaasam para sa kinabukasan, ay nangyayari sa loob ng mahal na araw at sa loob ng Pasko ng pagkabuhay. Because the other story of the crushed dreams is Christ risen from the dead. It is not always crushed dreams that we look at. There is Christ risen from the dead, victorious over death, victorious over destruction, that becomes our season, our reason for hoping. Na bagamat yung ating mga pangarap ay durog-durog na parang alikabok, dahan-dahan nilalagyan ni Jesus ng tubig at ginagawang putik mulit upang maging buo na nasisidlan para sa atin. Bagamat sira-sira na yung ating pangarap, naroon si Jesus, tinatanggal ang takip ng ating libingan upang ang ating naaagnas na pangarap
ay mabuhay na muli sapagkat hindi bulok ang amoy ng Kristiyano. Ang amoy ng Kristiyano ay amoy ng muling pagkabuhay. Pero ang tanong ay, paano magdudugtong? Nandito yung crushed dreams, nandito yung Christ risen, pero paano mag-uugnay? Paano lalapit yung crushed dreams sa Christ risen? Paano malalapit yung Christ risen sa ating crushed dreams? Tingnan natin ang Ebanghelyo. Anong unang sabi ni Jesus sa mga alagad? Go to Galilee. Do not stay in the tomb. Go to Galilee. Ano ang Galilee? The Galilee is where their dreams were born. The Galilee is the cradle of their dreams. Ang ibig sabihin, kung sira-sira, durog-durog ang iyong pangarap, balikan mo kung saan ka nagsimula sa iyong pangarap. Balikan mo yon. At kapag binalikan mo yon, matatagpuan mo ang Panginoon. Yon ang Easter. Yon ang muling pagkabuhay. Return to your Galilee where you started dreaming. Return to your Galilee, the cradle of your hopes, the cradle of your dreams. And when you return to the cradle, you will see simplicity of life. Di ba niyo napansin? Nung mag-declare ng lockdown, nagmamadali tayong bumili. Anong binili natin? Bumili ba tayo ng bahay at lupa? Bumili ba tayo ng bagong kotse? Bumili ba tayo ng stocks? Bumili ba tayo ng gold bars? Hindi. Anong binili natin? Toilet paper, gulay, prutas, dilata, sardinas. Kasi alam natin, sa hirap ng buhay, ito lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng dagdag na lupa at bahay. Na hindi natin kailangan ng dagdag na sasakyan at kotse. Na hindi natin kailangan ng dagdag na stocks na bakaling magmahal. Na hindi natin kailangan ng dagdag na alahas. Ang kailangan lang natin, malinis na hangin. Ang kailangan lang natin, pagkain. Ang kailangan lang natin, mayroon tayong minamahal at mayroong nagmamahal sa atin. COVID-19 and this quarantine has led us to our Galilee. It has led us to the cradle of our dreams, our simple dreams, our baby dreams, our childlike dreams that have been corrupted by a corrupt world. Now is the time to return to our Galilee. Galilee lang ba? Hindi lang po. Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa dalawang alagad na papuntang Emmaus. Ano yung Emmaus? Hindi po sila taga Emmaus. Ang Emmaus po, nung panahon ni Jesus, yan ay Clark, yan ay Subic, yan ay Disneyland. Ang Emmaus po nung panahon ni Jesus, yan ay swimming pool, yan ay Tondaligan Beach, yan ay Lingayen Beach, yan ay Hundred Islands. Ang ibig sabihin, nung sila ay lungkot na lungkot, gusto na lang nilang magpaspa. Nang sila ay lungkot na lungkot, excursion na lang. Nung sila ay lungkot na lungkot, palitan natin ang lungkot, recreation, para makalimot tayo. Subalit, para bagang pinigil sila ni Jesus at sinabi, huwag kayong pumunta sa pamalit sa inyong mga pangarap. Do not solve your broken dreams by empty recreation. Do not heal your crushed dreams by fleeting pleasures, by an excursion, by a drink, by fun. No. He told them, look at your dreams again. Look at the prophecies of old again. Remember what God has done in the past.
balikan ninyo at mabubuo muli ang inyong pangarap. Mabubuo muli ang inyong inaasahang makita sa kinabukasan. My dear brothers and sisters, here are crushed dreams. That is our story. Here is Christ risen. That is the message of the season. And here is the cradle of our dreams. When we return to the cradle of our dreams, the dreams will rise up again, and our eyes will be opened, and we will see Christ again. Maraming sinira ang COVID-19. Pangarap. Kasal na postpone. Graduation nakabitin. Mag-a-abroad, stranded. May bibilin, hindi mabili. Marami siyang sinira. Marami siyang dinurog. Maraming maganda, maraming totoo, maraming mabuti na nasira dahil sa pandemyang ito. Subalit ang kabilang kwento ay, sabi ni Jesus, I am walking with you, but you hardly notice me, sapagkat nakatira ka lang, nakatingin ka palagi sa libingan, at gusto mo na lamang ng libangan. Hindi ka makakabalik sa iyong pangarap, sa libingan o sa libangan. Makakabalik ka kung pabalikan mo ang simula ng iyong pangarap. Where you started, in your Galilee, you will find me again. And together, we will rise up again. We will make your crushed dreams new again. We will make your broken hopes new again. By the power of the risen Lord. Our hope is in the Lord, and we will not be disappointed.